konstitusi. Apa sama lagi problem? Oh, naman kasi pag emergency kailangan hindi na dumaan doon sa tamang sinasabi nila, may proseso na kailangan pang antay mo ng ganito, ganito. Eh, para sa akin, pagsupo sa ekonomiya, emergency yun. Kung natin talaga, hinahabol pa natin yan doon sa Viacom na dapat ito eh matranslate sa Pilipino. Alam nyo, napakadaming argumento dito sa Maharlika Fund. Pero sila sila naman nakakaintindi doon sa kanilang argumento. Kaya dapat po, bago din natin husgahan itong Maharlika Fund, antayin muna po natin yung person na huling-huli na pipirmahan ng ating Pangulo at ito po ay isasalim sa wikang Pilipino. Basahin din po ito. Mas maganda po ito. Huwag din po kayo masyadong nakapapaniwala din sa mga papansin dyan sa... Hindi naman natin naalis yun. Demokrasya tayo. Kanya-kanyang hirit, kanya-kanyang banat, kanya-kanyang magaling, kanya-kanyang bitaw. Pero sa dulo, tandaan po ninyo, lahat tayo ay hindi ekonomista. Meron talagang mga ekonomista. Katiyaan ang economic team ng presidente natin. Yung presidente natin, pinagkatiwalaan natin. Siya ay may mandato, siya ay elected official. Sa dulo, dapat magsama-sama tayo. Suportahan natin yung pangulo natin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum. Nandito po tayo uli. Nagbalik po tayo at kasama naman po natin uli yung ating magigiting na abogado at mga taga-UP na gumagawa po ng hindi po ng pagiging aktivista kung hindi ng mga ating pong mga talumpati, mga research, sila po yung mga talagang maaasahan natin. Ngayon po, meron po silang iminumungkahi galing sa Bamboo Warriors of the Philippines. Ito po ay liham nila noong ika-11 ng Marso 2023. Ito ang kanilang sulat. The Bamboo Warriors of the Philippines Incorporated is a non-stock and non-profit organization of empowered volunteers whose primary objective is to selflessly advocate the propagation of bamboo all over the archipelago. Okay. Our mission is to establish as many kawayanan ng bayan to reforest our denuded mountains, plant bamboos in areas prone to erosion, and help the bamboo industry flourish and provide jobs to our countrymen. As our humble contribution to the achievement of UN inclusive sustainable goals. As such, we would like to be the main consolidator of all activities and initiatives towards awareness, education, and promotion of initiatives towards our mission. Okay. Our Vice President for Public Relations, Ms. Trina Tolentino. Makaroon po ng kalala ito. Mga panimang Gina Lopez ito. Vice President for Advocacy General Yakal Hiron. And the undersigned will meet you. At ito na, kayo na kapag-usap. Oo, Senator. Sige nga, anong nangyari sa pag-usap nyo? Minit namin kahapon ito, eh, talagang nakakatawa itong group nito. Minit namin yung sa pangungunan ng kanilang presidente na si Arma Manlangit at yung very charming na si Trina Tolentino. Ito yung mga warriors talaga ng environment. Na advocate nila yung planting of kawayan. Now, siguro paliwanag mo mas ma-ano kung ano yung ilan nila kahapon sa atin. Alam ka muna, planting ng kawayan, ibig sabihin, mag-reforest sila ng kawayan. Yes, oo. Kung kawayan, marami ng kawayan sa Pilipinas. Ito lang yung mga kalbok. Yung mga kalbok. Oo. Okay, sila. Sir, sinasabi po ng Bamboo Warriors of the Philippines na marami pa po tayong mga makante yung mga lupa sa ating mga forest. Kung saan, ina-advocate po nila na maging taniman. Yes, taniman po ng kawayan itong mga MT na kasi MT dahil pinutol ng pinutol o MT dahil meron yung mga pinutol, meron talaga MT lang kasi marami rin doon nag-volunteer sa kanila sa mga nakakausap nila na gusto rin nila mag may bakati doon sila, gusto rin nila mag-propagate, yan po kami. So yun po yung gusto nila na mas makonsolidate pa nila yung efforts nila as advocates.
Para sa kawayan. Para sa kawayan. Sila, matuturo sila. Parte po yun ang advocacy ni Director. Yes. Kasi marami rin nag-a-advocate dito, pero parang gusto nila i-consolidate para magkaisa-isa lahat. Lahat ng nagtatanim ng kawayan? Oo. Basically, for purposes of protecting environment, mga environmentalist at mga talaga. Ilang na nasa puso nila, more voluntary. Kasi nanganganak ang kawayan. Bilis niya, bilis niya. Kali mo lang, isa niya. Dumadami. Three years nga daw, pwede na rin yung katin. Ano yun? Lalo na yung lokal, yung ate. Maganda nga daw, maganda nga raw klase yung ano natin, kawayan natin. So, sir, yung group po, hin-highlight po nila yung mga benefits nito sa kaligiran dahil climate change din. So, sinasabi nila na makakatulong din to kung bawa to may mga pagbaha. So, kung makakapigil din yung makakatulong din. Yes po. Tapos, isa pa po nila tingnan ng industrial use. Yung kasi po marami ng mga napoproduce na mga produkto at mga gamit gawa sa bangko. So, dito po gusto nilang mas may palagana pa sa mga. Meron ng mga pag-aaral dyan, hindi lang bahay, hindi lang mga papad, ano? Yes, sir. Marami. Pati sir, fabric. Yung? Fabric. Ah, mga yan. So, yun yung mga isinusulong po ng Bamboo Warriors. Hindi daw magkaroon ng polisiya yung gobyerno na papunpon dito sa bamboo industry, but at least merong concerted effort na polisiya. Nagkaroon po na nga, executive order dati si Jamie, no? Papunpon dito sa bamboo industry, pero hindi na yung nakatagandaan. Kasi sabi nila, ito po ay isang sustainable development para sa climate resiliency. So, kaya nila po pinuo. Climate resiliency, bakit? Ba't nila, ma'am? Kasi po yung carbon emission niya ay makakatulong daw ito sa paglutas sa ating environment. Dahil yung bamboo ay isa siyang carbon, is mini-mention sila na very environmental friendly ito. Bamboo na ito, na 80% po ang natuproduce sa buong mundo ay sa Asia po, kasama doon ang Pilipinas, natuproduce ng bamboo. So, sila po yung natuprovide na makakasin ng building, natulong din yung mission ng GMO para dito sa bamboo industry, kasi yung pamalayan po, kung patung po sa bamboo industry, ay maging na pa po. At kailangan po ay propagate itong mga pag-gawa ng initiative na ito. Yes, kaya naman magtanim. Kaya naman lumalapit sila sa inyo, Senator, dahil sabi nga nila, sabi raw ng nasirang dating secretary na si Gina Lopez, isang tao lang ang kayang gumawa at ikaya ng mga tao para ituguyod itong advocacy yan to. Ikaw yun, Senator. Kaya nang sinabi ni dating ay nasirang Gina Lopez, ito lang ang kaya ito yung tao kaya gumawa nito. Kaya sila naman ay lumalapit sa inyo para tulungan sila na i-promote ito. Kaibigan natin matalik yun, di ba ang Gina Lopez? Kaibigan natin yung partner natin yun. Pero ano to, magkakanin tayo, gano'n? Magkakaroon tayo ng bamboo planting, gano'n? Sa buong Pilipinas, ano ba? Sabi po kasi yung mga proyekto nila is yung kawayanan sa bayan. So, dito po tuturuan nila yung mga tao na magtanim ng mga bamboo. So, isa po sa mga projects nila ay sa bahagi ng Sweet Sir na gusto po nila kayong invitahan para naman maging bahagi yung bamboo. Magtanim? Yes, sir. Mga magpuputol na, ano ba? Yes, sir. Magtatanim pa lang. Magtatanim. Magandang kawayan. Ano kaya yan? Babalik na kaya tayo sa mga bahay na kawayan? Pare! Matibay ang kawayan. Matibay ang presko. Matibay. Ano to eh? Meron na itong mga pag-aaral akong nakita sa France. Nalala ko na sa France. Oo, kanina iniisip ko eh kung saan ko na ano to eh. Naka-attend ako nito eh. Sa France. Meron silang gini-develop na technology na yung tibay ng ano. Yung tibay ng bamboo hindi nabubulok. Siya yung ano, siya ang material na ano, may paraan sila eh. Meron silang paglaan. O, di ba kasi sinasabi nila bumukbuk yan. Meron silang technology na ngayon dyan. O, medyo matagal na yun eh. Sige mo, ano pa ako punta sa 2000? Kailan ba yun? Mag-aaral ako dapat doon. 13 ano? 2013? 2013 pa? Ten years! Kailan ba na maalam yung ating idol? Si Jeff Don Villa?
Ano na to? May technology na to eh. Technology na to. French technology on bamboo. Naka-attend na ako nito eh. So ako eh, nag-video-value. Naghahanap ng, oh totoo, naghahanap ako nung, di ba? Mag-aaral dapat ako sa, ewan ko ba, ako naging sila doon. French technology. Technology on bamboo. Meron to, meron akong French. Talaga tinutukan din ang bansa niyo? Ayun, French aerospace projects look to bamboo. Ano As a renewable low carbon substitute to paper, plastic, bamboo. Ganda. Maganda ba kayo nung sa Global Science and Technology Innovation Conference? Sa France ba yan? Yes, isa yan, hindi ko lang matandaan na eh kung saan ako nakapunta dyan. Actually, ano lang ako doon. Mahilig kasi ako mamasyal. Makakita ka sa mga museum, sa mga government, nasa labas yan eh, nakalagay doon. Kung gusto mo mati, magbabayad ka lang, maupo ka doon. Makikinig ka lang, bibigyan ka ng earphone para sa translation. Kahit na yung salmon, alam mo ba yun? Pati yung salmon ng araw. Sa Spain naman, kasabay nung yung Spain mismo, nagpa-exhibit sila ng mga katipunan na mga nahuli nila sa mga katipunan, nag-exhibit sila doon sa National Museum nila. Ang kasabay naman, lecture sa salmon, kung bakit nagkakaroon ng maraming cancer sa tulog ng salmon. Naka-attend din ako ng yun. Chismoso lang din. Test lang. Pero mo naman ako, nabayad ka na ngayon plan. Sabi ko, ito, naka-attend ako sa maganda to. Ang ganda, ano sa French? Nanonood daw si C3 na ito din pino ko. Ah, gano'n? Ay, buti. Kasi yung driver ko po siya at saka pinuwork po niya sa board niya. Ayun, ako Ma'am Tina. Hello Ma'am, ako po ay kasama niyo dito. Sa warrior niyo na ako. Pero ang dala natin, eh, kawaya. Ito po ay gusto ko to, lalo na project ito ni Ma'am Gina Lopez. Talagang idol natin yun sa Provincial Environment. Gusto ko po ito, kasama niyo po kaming lahat dito sa opisina. So sa Subic po pala tayo, ang lakad natin sa Subic. Sige po, ang natatandaan ko lang po kasi nakakanood ako nito eh, naka-attend ako. Meron silang bagong technology na hindi na nabubulok. Ang kawayan. Meron silang paraan ng pagdalason, pagtatayo, na ito ini-encourage nila uli ito eh, si France. Ini-encourage nila uli ito na itong gamitin kububong bahay. Ito ko, nakita ko to. Hindi ko ito makakalimutan dahil na-ano ko ngayon. Kaya ako pumunta dun sa kaya ako naging, ano ba sa lalaki? Parites? Parites ka? Kaya ako naging, Tonis. Tolis. Sige mo, a system has already validated a continuous bamboo fiber to reinforce a biosource thermoplastic matrix at laboratory scale. Paris headquartered a system. Technologies is working with 7 French partners as part of the Bamboo Consortium to rapidly develop new biosource technical composites based on long bamboo fibers. Bonjour. Yeah, ma'am. Maganda po, makaano din po tayo dyan, maka-imbigira rin tayo ng mga, pwede naman natin disulatan ng French Embassy dyan. Sigurado ako, hindi naman madamot dyan. Isi-share din nila yung technology nila. Maano natin. Siyempre, kung sino ang unang dapat tumanggigit dito, tayo. Ito, wala pa nga ito. Meron ako doon sa museum, meron ako party doon. Gusto ko, ibang po. Wala pa po ah.
hindi ko pa nababasa ha. Mayroon isang kwarto doon sa museo. Meron akong gusto ipahawayan. Maganda yung ganda. Oo, kasi talagang ano ako doon eh, hindi ko makalimutan mo yung technology na nakita. Tsaka ito, madali ito dahil tumutubo sa atin ito. Huwag natin bahirapan yung sarili natin. At ito talaga, mabilis tumubo. Sila mismo, dumadami sila. Yun ang ano lang, ano. Okay, baka may gusto pa kayo i-share. Ayaw nag-aral eh. Sa akin, very impressive yung presentation nila at yung pinasa namin kung ano magagawa ng bako. Makakapagbigay siya trabaho. Isan ko yung sa atin. Para sa live, hindi ko na mag-dialog. Yung industry nga po ay katuloy na lokal. Makapagbigay din ang mga trabaho. At iba siya pag yun yan. Yun po yung last line. Mga plugin. Tsaka siya mismo, matibay siya. Nakakapagpatibay na siya ng lupa. Siya mismo, hindi ka lulugi kasi masabay lang yan. Di ba? Sabi nga ng matatangga, sumasabay-sabay lang maging kawayang ka. Di ba? Sumabay ka lang sa akin. Ang kalaman lang yan, illegal ano. Ano pa sabi ma'am? Panatang mo ma'am, pero... Hey sir, so sa pagdating naman sir, napag-usapan din po namin yung tungkol sa mga policies ko, sa mga bills na ano naman, naka-pending po sa Senado. Kasi right now po, meron po pitong bills na nandito ngayon para naman po sa development ng industry. Pero naka-refer po siya ay sa Committee ng Trade, Commerce, and Trade. Bakit ang agriculture nakatulog? Hindi sir, dahil yung angulo po nung mga kanukalang batas ay para sa industry development. Oo, ito pa yung bago sa industry. Pero magkapatid yan. Opo, sinabi nila. Agriculture yan. And environment. Oo, yung tatlo na yun. DTI, DNR, saka agriculture. Sabi rin naman po nila na meron na pong iba't ibang airports din ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng DNR na po, DOST, DA, hindi nila masyadong, hindi natin masyadong sigurado. Pero gusto po nilang yun maging unified airports. Kasama sila sa pag-unify ng airports ng gobyerno para mas mapalawak pa yung advocacy sa Hawaii. Oo, kasi madalas yung mga ahensya, hindi nang usap-usap. Ayun sir, yung isa rin nila. Ang paboritong salita ni Tita Cynthia, siya ito, Cynthia, convergent. Ano, lagi kong naririnig sa kanya eh. Ng mga ahensya. Pero ng bid. Meron po mga kalpahin ko batas. Ngayon naman, ang gagawin natin, we will try to prepare one na magkoconsolidate dito sa inyo. Wala bang sample bill yung itong Bamboo Warriors? Tutulong daw po sila sa pan-propose ng bill na sustainable development at sa climate change yung more or less environment na environment. Pagano din tayo sa ano, agriculture and job. Kasi parang ang mga, tama naman yung climate change, dapat maiba din ng pagtatanim ng tao. Mag-anong tayo, dahil lagi yung baha sa Pilipinas, dapat talaga lagi. Nakakatulong yan, kawayan. Tapos di maarki yan. Mabilis yan yan. Kahit saan yan, pwede yan. Pwede yan. Pwede yan. Pwede yan. Di maarki, malaki yan. Kaya nung namubok ako, kinakain nga din yung maliit ito eh. May ano yan? Parang yung labong. 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 Bata pa niyan? Labong. Oo, di ba? Labong po. Parang yung luto. Oo. Ang ano yung sumuluto? Masarap yun. Masarap yun. Pinakataan yun, di ba? Parang matatanggaan mo yun eh. Parang fresh na fresh pa siyang gano'n yung bata pa. Saka din sa ano, sa jungle training. Kasama kami. Oo, ginagawang lutuan niyan eh. Lutuan. Tuan, tsaka pwede mo pagkinan mo, maglalabas ng tubig. So, madaling salita. Makipagtulungan sa atin, sir, ang Bamboo Warriors para sa dahil silang kain ng mga policies para po mas na-improve pa yung mag-business nakadikit ng mga yung ibang mga trust tulad ng environment, agriculture, and selection. Pwede ba natin yan i-propose siya sa housing? Na ibalik sa bamboo ang bahay. Dahil may laki-laki ng bono ng house eh. Pero ang pinagkita kung ano nila,
ay hard duplex, eh? Yung muli pinakita sa atin, hard duplex yun. Ito ba yan? Ito lang may inalit na. Bawa, gusto ko pondohan. Ito ba, nabigay tayo pondo sa housing, ito lang. Uli. Gagamitin gawang kawayan. Kawayan, o. Kawayan din. Meron ba tayong kalayaan mag-suggest sa NHA? Ang meron executive order ko ay yung gagamitin ng mga sa school, ng mga table, mga desk, ay kawayan, yung college. May ganyan? Yung pala. Pwede rin po gamitin sa housing. Maganda kasi yung mga building. Ayan. Sige, pag-aralan natin yan kasi basta ako, nakatandaan ko, nakakita ako niyan sa France, no? Kung paano nila gawin na hindi nabubuo. Nakakita ako niyan. Yun, attorney, mga kapupayan, maging masaya tayo. Yan, meron tayong mga bamboo warriors of the Philippines na nanginiwala sa kawayan. Dahil yan eh madaling tumubo sa atin, hindi maarte, walang itong walang ka-artigay niya, no? Ano yan, natural. Marami tayo niya, makipagtulungan tayo diyan mga kababayan. Tulungan natin ito, supportahan natin itong Bamboo Warriors. Sana makapartner natin ng mga NGO. Mga NGO, na lalo na doon sa mga lugar na laging may baha. Laging biktima ng bagyo. Ito po, ang ating pagtuulan ng pansin. Sana magka-project tayo doon sa mga lugar na yun. Yung mga laging may bagyo. Ito ang kanilang. Kawayan. Okay? Miss ng langit, Mang Trina, tama yung sinabi nyo. Ayon kay dating Presidente Dina Lopez, si Senator Robin lang po ang maaasahan nyo pagdating sa pag-endorse nito ng Bamboo Advocacy natin. Para po ay mamulat ang mga tao sa pamamagitan ng ating Senator Robin pagdating ng mga kawayan. Ay, Ma'am Jen Rose? Eh, tayo mo ang bandera ng yung. So, sa Bamboo Warriors Philippines po, narinig niyo naman po ang ating senador mismo sa kanya na nanggaling na pupuso niya pong susuportahan ang inyong advocacy niya. Kaysa po ninyo, si Senator Robin Padilla, sa pagpapalawak ng kamalayan, kaalaman, sa ating mga kababayan, patungkol sa mga magandang benepisyo ng aring hatid sa atin ng kababayan. Tasi mo ang bandera ng BARM. Sa ano po, sa Bamboo Warriors ng Pilipinas po, salamat po. At kayo po ay nag-volunteer. Karamihan po ng mga membro ng Board of Trustees ay mga retired na sa gobyerno, sa private sectors. At voluntary po itong naglalaan ng kanilang oras para dito sa Bamboo, para pagiging Bamboo Warriors para sa ating climate change at patuloy sa ating bayan. Salamat po sa inyo. Yung nagtatago. Ayaw ko bakit nagtatago. Hindi sa'yo nakikita. Applause. Yung gusto kong iwan. Maraming salamat po sa hindi last message ang nihingi ko. Maraming salamat sa pagtitiwala. Makakaas ang buhay na tuloy-tuloy pa po yung ordinasyon ng aming opisina sa Bamboo Warriors Philippines. Okay, wow. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Suportahan po natin ito. Wala pong joke, walang ano, maganda doon. Itong mga ganitong bagay na natural na tumutubo sa atin, pagyaman. Maraming salamat po. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Magandang ano sa inyo, magandang hapon. Ano bang balita ako niyo? Wala ako nang medyo matagal dahil nasa Pamarilis Korte ako. Ano bang mga nangyari? Oo, yung tungkol doon sa makatikan natin na isubahan ng Senado ng kalaan na linggo. So, may issue ba doon? Oo, yung mga kasama karito sa Senado na sinasabi unconstitutional yung bill na ito. Una dahil hindi ito dumaan sa tatlong pagbasa na sinasa na nire-require ng Constitution. At ang mga pangalagang issue is that hindi naratipikahan matapos magkaroon ng bicam doon sa Senado at House of Representatives. Dapat daw nagkaroon ng ratification. So, yun kaya ko. Nakuha lang naman na magtanong ako ng ibang mga senador. Dahil, siyempre, kanya-kanyang paniniwala yan.
bawat sila doon, sabi nga nila, 24 Republic daw dito sa Senado. May ganyan kanyang opinion, may ganyan kanyang interpretasyon ng batas. Pero, yung sa unang issue na kung ito ba ugma doon sa konstitusyon, para sa palagay ko naman, oo naman. Kasi, pag emergency, kailangan, hindi na dumaan doon sa tamang sinasabi nila, may proseso na kailangan pang aantay mo ng ganito. Para sa akin, pagtupos sa ekonomiya, emergency yun. Dahil hindi ko ba emergency yung 30 trillion na yung utang natin? Ito ang palagay ko emergency na yan. At sinasabi ng Pangulo ng Pilipinas na binoto natin, na nanalo, makakatulong sa ekonomiya yung mga so, di ba, meron naman mga nangyari sa Senado na ganyan na hindi tumaan doon sa sinasabi nilang tamang araw? Sir, ang masyadong tamang araw kasi requirement ng three readings on three separate days on ordinary bills yun. Pero nakakalimutan ko natin, may provision doon in terms of the sub-certified as urgent. O, pag ganun, pwede na pong i-dispense yung three separate days which is provided naman sa Constitution. Which, sinunod naman po ng executive natin. Di ba, kaya po natin hindi priority dito kasi certified as urgent po siya. Gaya mo nangyayari po sa economy natin at kinaliwanan mo sa so, parang hindi rin naman po tamang sabihin na mali daw talaga yung proseso kasi provided din naman po sa Constitution na may exception po yung three readings on three separate days. Mayroon na ba nangyari ganyan? Na umabot sa Korte Suprema, maraming dali dito. Unang-unang ang naging kaso dito, yung Pilipino versus sa Secretary of Finance, kung saan pinag-uusapan yung VAT. Kasi natin ang Korte Suprema rito, basically, is political question. Ang huling-huling ang alam ko rito, yung anti-terrorism law. Mirage din ng mga ilang petitioner ang pagkakabali nito, pero hindi rin naman dito. Hindi dito dumaan sa tatlong araw. Hindi dumaan. Kasi may certification ang presidente. Kine-question din. Kine-question sa Supreme Court. Ano nga? Hindi naman inanan na Supreme Court. Nakaano yung gusto? Oo, dalang sinabi ng Supreme Court. Political question. Na kung saan hindi mo sila pwede makialam. Question political. Certified naman. Oo. Ano lang anti-terrorism mo lang? Marami pa. Parang maling ko na yan. Pinanggungsiyan. Dating speaker pa na yata ng si Alan, may tango sa bayanihan. Ano yung sagal niya? Diba sa nung speaker pa siya? Ano ba nangyari? Ganun din ang ilan. Usually pag dire-reach siya ng sensasyon na Supreme Court sa political question. So, open sa ang korte pagdating sa mga gayon ng usapin. Yung mga maling batas ng Chen, bayanihan, di ba 1 and 2 yun? Yung isa po is bayanihan 1, yung heal as 1. So yung talaga, may emergency kasi, may national public emergency. Whereas yung bayanihan ko naman po is bayanihan ko recover as 1. It deals na po with the economy na rin yun. So in nature, there's an immediate po na kailangan ng batas to address the economy to recover from the pandemic. Both po itong batas na to ay certified as urgent by the president. So same day po yung inaprubahan sa second reading, third reading. Hindi naman namin. Ganun na, parang... Wala na po tatlo araw na paghihintay. Kuyatan. Dapat maghihintay ka, merong gap share. Pero dahil merong certification, dispense na yun ng 3 days meeting at yung distribution ng copy. Ayun ang sabi ng Supreme Court. So malakas yung depensa na constitutional? Oo naman. Maganda yun. Natural lang namin nagtatanong na ibang sabuto. Mabuti kaya para balance. Makabalance natin. Para once and for all then, makakita kung ano sasabihin talaga ng Supreme Court. Ano ba isang issue? Yung isang issue is that hindi daw niratipikahan ng Senado at ng House of Representatives after magkaroon ng bicam. Ano ba yung bicam? Ang bicam ay yung dalawang kapulungan ay nag-usap para magkasundo sa kanilang version. Oo, dahil kung ano yung pumasa sa kanilang panukala at ano yung pumasa dun sa alawa, sa kamara at yung sa Senado, kailangan pag tugmain. Para ayusin kung ano man ang kasi usually yung ginagawa ng Senado. Wala man iba yung sasabihin ng House, iba yung sasabihin ng Senado. So kaya may bicam para mag-meet yung dalawang o yung mga representative ng Senado at House at doon nila pag-uusapan para magkaroon ng isang posisyon. Kasi magkaiba yan ay yung bicam may camera ng kumitina kung saan nila inaayos.
Pero ang nangyari dito is that... Ba't nga daw hindi narapitahan? Ang nangyari kasi dito, wala namang pagbabago. Kasi ang ginawa ng House of Representatives, completely inadapt in toto. In the whole, kung ano yung napurbahan ng Senado, inadapt ng House of Representatives. Sinabi mo inadapt? Sa legislative history ng bayanihan at yung anti-terror, ganun din po yung nangyari, in-adopt din naman po ng House in total yung version ng Senate. So wala rin naman po nangyari ng application dito. So, bakit na yun, di ba? So ano to, parang mga opi-opinion lang din? Ano lang nila, sa kanilang mandato? Tayo may kanya-kanyang appreciation sa rules, and interpretation. And at the end of the day, andyan naman po yung Supreme Court, di ba? Gusto so, talaga natin wala, ma-settle once and for all kung ano man talaga. Pero as of now, may presumption po na tama. Dahil may mga nangyari naman. Yes. Saka wala naman po violation sa Senate rules. Lalo naman sa Senate rules. Ang Senate rules po, nanginigil ang ratifikasyon kung talagang nagkaroon ng bicameral conference committee report na iaain na may mga changes po both houses dun sa version. Since wala naman po ito, just like any other law po, kapag kainatap na siya ng kapitang sa Kongreso ng Kamara, hindi na dasa ng nanginigil na kailangan ng ratification. So ang gagawin na lang po nila, i-involve na lang yung bill, papipirmahan na lang po sa mga congressman at sa mga senador. Well, maganda yung paliwanag yan. I-enroll ang bill para madala kay Presidente. Yes, sir. Kung ano po yung enroll bill, papitirmahan po sa mga miyembro. Ibig sabi, enroll bill, yun yung final. Final, kapit. So, yun lang po yung itatransmit sa mga kanya. Ang pangulo, na meron po siya 30 days to sign. 30 days? Yes. So, ma-exacto sa SONA? Pwede po, sir. Kung ang ano, sir, alam nila, hindi pa tayo nasa official na dosin. Doon po bitin lang. Kano po na-transmit? Wala po tayo malita. So yung dalawang issue na yan, wala ako na sagot na. May malaki bang issue na? Hindi naman, pero of course maraming grupo na nagsasabing magpapalit sila sa Supreme Court. Nakarapatan naman nila, mas maganda nga yun para mapag-usapan. Sir, sa tradisyon naman ng Senado, minsan yung sobrang demokrasya, kaya sa kuryente. Pero sa atin, tayo, niniwala na nasunod na lang sila. Nasunod lang. Nasunod lang. So, experience nyo. Ano, mga kasama natin na Tony. Eh. Talagang mga veteran na kasama ng mga senador. Hindi naman. Veterano yung mga senador. Ouch. Nilangin natin, sir. Nilangin natin. Nilangin naman tayo. Nilangin natin. Yung mga senador nila ang veterano. Pero experience na. Okay, ano next? Okay na. Enjoying ko na yung merienda ko. Pilipino yung merienda natin. Bibingka. Ano nga ba ito? Palitaw. Palitaw. At bintaan mo yung halo-halo. Ayun, maraming salamat. Kung ano pa? Bamboo. Meron pa tayong bamboo ah. Mamaya. Ito, ano naman ito? Background lang. Ano yung... Dahil itong bamboo, sikat na sikat sa Europe po ngayon. Oo, parang... Alam mo sa Europe, yan ang number one nilang pinalalakas. Kasi, una sa lahat, matibay. Environmental friendly. So, maganda ito. Yung bamboo, kawayan. Oo, yan. Sige, maraming salamat po sa inyong, sa amin. Report lang po sa inyo. Dahil nagkaroon po pala ng mga issue dito, wala ako. Hindi po tayo nakasagot o nakapakinggan. Kaya ito po, po sa atin yung ating staff na ito po yung mga bagay na ginagawa ko nila at namin. Kaya huwag po kayong mahamba at sa aming pong opinion ay wala namang nilabag sa konstitusyon at sa
na Senate rules yung Maharlika Team. Inshallah, yung pong hangad ng ating Pangulo at ng ating economic team ng executive branch ng government ay maisagawa na po nila yung kanilang pinlano at makatulong po sa ekonomiya itong Maharlika Fund. Eh, meron ko palang tanong. Aga-aga, yun. Ano daw ba yung Maharlika Fund? Buti mo nga, Adonis. Mahabang proseso yan eh, kung saan gusto mo ikaw na mas maano, siya yung naka-assign dyan eh. Mas masasagot siguro ni Tela yan. Sige, pakapaliwanag nyo nga, ang Maharlika Fund ay ang pondo na pinasama-sama galing sa iba't ibang. Yun, parang Maharlika Fund ito, magpupul tayo together sa mga pondo na sa Land Bank, BBT, sa dividend ng Banko Sentral, kung saan ito po yung gagamitin para makapag-invest sa mga investable instruments kung saan inaasahan na mas malaki yung balik na malaking kitain kesa daw kinikita nila ngayon. Yes. Ito kahit international, pwede tayo mag-invest. At pwede din tayo makakuha ng investors. Senator, ang laging tanong ng tao dyan eh, gagalawin ba yung pondo ng GSIS? Hindi. Sinigurado natin na sa hearing pa lang. Sa hearing pa lang, maingay na tayo. Pati yung surplus money, nakakali na. Tinanong natin kay Congresswoman Tito. Wala naman tayo sa SOCMED, marami pa rin nagkakalat. Gagalawin daw yung pera ng SSS, GSIS. Hindi po, sinigurado po yan. At yan din po yung tinindigan dyan ni Senator Rafi Tulfo at ni Senator Loren Ligarda. Halos lahat naman sinitinindigan nyo. At yun din naman ang sinabi sa version ng Congress, ng Kamara. Malinaw din naman dun sa version ng Kamara yun. Na hindi pakikialaman. Dinagdagan lang natin dito na mayroong PhilHealth, veteran, COA, yan. Wala. Ang isa pang tanong dito, alam mo naman ang batas, lalo kapag itong kakomplikado, napakahirap intindihin ng mga common tao. Ito ba'y maintindihan ng tao? Oo, pinagpilitan po natin talaga, hinahabol pa natin yan doon sa Viacom na dapat ito ma-translate sa Pilipino. Alam nyo, napakadaling argumento dito sa Maharlika Fund. Pero sila lang ang nakakaintindi doon sa kanilang mga argumento. Kaya dapat, no, bago din natin husgahan itong Maharlika Fund, antayin muna po natin yung person na huling-huli na pipirmahan ng ating Pangulo at ito po ay isasalim sa wikang Pilipino. Basahin din po nito. Mas maganda po yun. Huwag din po kayo masyadong nakapapaniwala din sa mga papansin dyan sa... Hindi naman natin naalis yun. Demokrasya tayo. Kanya-kanyang hirik, kanya-kanyang banat, kanya-kanyang magaling, kanya-kanyang bitaw. Pero sa dulo, tandaan po ninyo, lahat tayo ay hindi ekonomista. Meron talagang mga ekonomista. At yan ang economic team ng presidente natin. Yung presidente natin, pinagkatiwalaan natin. Siya ay may mandato, siya ay elected official. Sa dulo, dapat magsama-sama tayo. Suportahan natin yung pangulo natin. Pagkatapos natin magpaktuhan, pagkatapos natin magmagaling lahat, sa dulo, dapat meron tayong iisang purpose. May isa tayong hakbang. Ano ba yun? Suportahan natin yung pangulo natin at yung economic team niya. Nasabi na natin lahat eh. Pagkatapos mo nasabi lahat at naging batas na yan at napirmahan na yan, tumulong na lang po tayo. Yung mga pagaling yan, hintay na lang natin. Sa pagka kumalpak, di tumitaw kayo. Bana, kapag hindi naman, pumuri naman kayo. Hindi naman yung pagka maganda, tatalimik tayo. Kapag ka kumalpak, ang inay natin. Dapat, pag maganda, sama-sama tayong pumuri. Pag kumalpak yan, sisihin din nyo ako dahil oo-oto ka. Basta ako, tandaan po ninyo. Isa lang ang dapat natin tayo mga Pilipino. Ang lagi natin itanim sa sarili natin. Huwag tayong maghatakampak. Kapag yan ang naging mentalidad natin, huwag na tayo mag-gobyerno. Huwag na. Para sa ampak. Mag-i-elected tayo, mag-elected na. Hindi ka pa rin nakamove on sa pagkatalo mo. Mag-antay ka naman ng next election naman. Antay mo na doon. Hindi yung sa loob ng 6 na taon ng pangungkulan nitong Pangulo na to, ala ang gagawin yung siraan. Pambihira, hindi tayo asin. Sana, ipagdasal natin itong Maharlika Fund. Dahil ito ay pinagmalaki ng Pangulo natin sa buong Daigdig, sa lahat siya ng pumunta. At naging maganda naman ang reaksyon ng mga investor sa pagpapalawak na niya. Ano yun natin? Supportahan natin. Tapos na yung oras ng, kumbaga, yung
palitan ng mga galing, palitan ng salita. Tapos na, pag napirmahan niya, dapat supportahan na lang. At bantayan natin kung ano yung nandyan sa batas, bantayan na lang natin kung ano yung pwede at hindi pwede. Pag may ginawang hindi pwede, magalit tayo. Bakit may ginawa yan? Limbawa, kung ano man yung mga sinabi doon. Pag meron kong nangorap, nandun din yung pakukulungan. O pag merbawa, meron kong malpak doon at hindi natupad din yung parusa, ay hindi tayo magalit. Pero hanggat wala, shut up muna. Maraming salamat po. At Tommy, baka may ulit ang hindi ba, napakaganda po ng Maharlika. Ang sa totoo, natuwa ko ito sa Maharlika sa isang provision na kaisingit mo, Senador, na ito'y maisalin sa Pilipino. Maraming makakaintindi nito. Yung mga pangkaraniwang tao tiyak, maintindihan nila. Yun ang mahalaga eh. Yun ang mahalaga at hindi po nagkulang ang konstitusyon natin. Na dapat, ang linaw sa konstitusyon na sinasabi, dapat ang lahat ng information. Una nga yung Pilipino, yun, may unless otherwise nga yung English. Po, maraming salamat, ma'am. Your friend, dagdag ko lang mo okay. Nabanggit. Kahit anong suporta mo sa Maharlika, ikaw din yung dagdag mong una na dapat matuwa ako nagbibiging hindi mawawala. Yes. Kasi yung unang briefing pa lang, ilan mo yan kasi mahirap kang mag-pinpoint ang akong nagbibiging sa atin. So ilang ulit mo siyang di-raise dun sa briefing na susuportahan mo, pero at the end of the day, kasi yung mag-umalpak, dapat accountable sa batas. Hindi pwedeng sorry. Huwag tayong masanay sa sorry. Dito kasi sa bansa na, ay sorry po, tapos na. Hindi pwede. Sa oras na yan, dapat talaga may mga to. Dito, ako ba? Pilipinas, bakit? Saan tayo mapagpatawad? Dapat ang pagiging mapagpatawad sa pag-ibig na. Maraming salamat po! Mabuhay po! Assalamualaikum! So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming maraming salamat sa panunood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat. Hanggang sa muli, paalam.